Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Gusto ko lamang mga kapatid ibahagi sa inyo kung ano yung khutbah kaninang Jumu'ah sa masjid kasama si Sheikh Abdurrahman Al-Aqal. Isa sa mga muhaddith o kilala na scholar ng science ng hadith sa panahong pangasalukuyan kinikilala sa buong mundo si Sheikh Abdurrahman Al-Aqal. Yung siya yung mga nagpapasaulo ng hadith. Hadith ha, hindi Quran. Kasi yung Quran sa kanila parang suratul Fatiha lamang. Yung Quran, ibang usapin na yun. Memorize nila yung Quran, parang Fatiha lamang. Yung minimemorize nila, 20,000 na hadith, 30,000, libu-libong hadith ang kanilang sinasaulo. So, andito siya, taga Buraida. At alam natin na maraming scholar sa ating lugar dito sa Buraida. Ang khutbah kanina, ito ay patungkol sa Salatul Fajr, mga kapatid. Sa Salatul Fajr. Mayroong nangyari sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, digmaan sa pagitan ng Furs. Pag sinabing Furs, sila yung mga taga-Persia. Taib? Yung mga taga-Persia o Iran, kung tawagin ngayon. Sa panahon noon ni Umar ibn al-Khattab, makinig tayo na maigi, napakagad ng kwento na ito. Naglaban ang mga Muslim at mga Furs. Sa, yung mga taga-Furs, ano yung sinasamba nila doon sa panahon nila? May isang sahabi na taga doon, si Salman al-Farisi. Siguro narinig natin yung pangalan na yun. Salman al-Farisi, di ba? Ano yung sinasamba doon ng mga tao roon? Apoy. Apoy, araw. Ito yung mga sinasamba sa panahon na yun. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon, siya ay nananalangin na manaig yung Roma sa Persia. Bakit? Nabanggit sa Bible na Quran ito. Gulibatir Rum. Isa ito sa mga milagro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit yung digmaan ng Roma at Furs. Sino yung nanalo? Yung Rome. Bakit nanalo yung Rome? Samantalang makapangyarihan yung Persia sa panahon na yun? Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil ang Rome, Ahlul Kitab. Tandaan nyo yun ha? Ano yung Ahlul Kitab? People of the Book. Naniniwala sila saan? Sa kasulatan. Na mayroong ibinabang kapahayagan sa kanila. Ngunit mali ang kanilang paniniwala. Sila yung mga Kristiyano. Nabanggit sa banal na Quran na sila yung mananaig laban sa Persia. Taib. Ngayon, yung kwento natin, hindi doon. Hindi sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ni Umar ibn al-Khattab. Ano yung kwento natin? Ang kwento natin, nung may digmaan sa pagitan ng mga sahaba, kakaunti lamang yung bilang nila, kundi ako nagkakamali, 30,000 lamang sila at 100,000 ang mga Persian. Subhanallah. Hanggat sa pagkakataon na ito, hindi sila nakapagsara ng Salatul Fajr. Subhanallah. Hindi sila nakapagsara ng Salatul Fajr dahil sa tindin ng digmaan. Kaliwat kanan yung kalaban. Napakaraming kalaban. Kaya hindi sila nakapagsala. Ngunit dahil sa kanilang paniniwala kay Allah, dahil sa kanilang iman, tinulungan sila at sila ay nanalo. Ito ay nabalitaan din ni Umar ibn al-Khattab ang kanilang pananaig, ang kanilang tagumpay sa sandaling iyon. May kwento si Anas bin Malik, radiyallahu anhu. Meron siyang kapatid na ang pangalan Al-Bara ibn Malik. Ano yung pangalan? Al-Bara ibn Malik. Si Anas bin Malik, after ng digmaan, hindi niya hinahanap yung kanyang kapatid kasi namatay na. Hindi siya nalungkot na namatay yung kanyang kapatid. Isipin natin 'yon. Hindi siya nalungkot na nasawi ang kanyang kapatid. Saan siya nalungkot? Yung hindi sila nakapagsala ng Salatul Fajr. Hindi nila masisi yung hindi nila matanggap 'yon. Bakit tayo nalit ng Salatul Fajr samantalang abala sila sa digmaan, sa pagtatanggol sa Islam. Subhanallah. At kapag naaalala ng mga sahaba yung sandaling 'yon, yung digmaan sa pagitan ng Persia, kahit na sila ay nanalo, nanalo sila. Sila'y nalulungkot pa rin. Kasi nakapagsala sila ng Salatul Fajr na sumikat na yung araw. Kaya nga, mayroong pang isang sahabi nagsabi, sabi niya, Salatul Fajr, ang pagsasara ng Salatul Fajr sa tamang oras, mas mainam pa sa akin kahit 100 lugar pa ang masakop namin. Subhanallah. Isipin niyo yun, kasi ang Persia, nasakop ng mga sahaba yun sa panahon ni Prophet, ng mga sahaba, sa panahon ng mga khalifa, at sa panahon din ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumaganap ang Islam, di ba? At sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, lumaganap lalo ang Islam. Sinasabi nila kahit 100 lugar, bansa ang masakop namin, kumpara sa Salatul Fajr, maiwan ko naman yung Salatul Fajr, mas pipiliin ko magsala ng Salatul Fajr. Subhanallah. Ganito yung lungkot ng mga sahaba, mga kapatid. Ano yung kalagayan natin ngayon? Diba? Dapat lagi natin tinatanong ating sarili patungkol sa Salatul Fajr. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, Ya'qidu ash-shaytanu ala qafiyati ahadik fi ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam thalath.
uqad. Talata uqad. Ang shaitan, tinatalian niya yung ulo natin dito sa may dulo. Tinatalian niya tatlong ikot. Tatlong ikot. At sinasabi niya, alayka like laylun tawil. Bawat tali, no, ginagapos niya yan, tinatali niya. Matulog ka na mahaba. Tulog ka lamang, tulog ka. Ayun yung gusto ng shaitan sa atin, matulog. Sa banal na Quran, pinupuri ni Allah yung mga taong kakaunti lamang ang tulog nila. No, yung mga taong tatajafa junubum anil madaji. Ang kanilang mga higaan parang natutuyo, kumbaga hindi gumagalaw, normal lamang. Maganda yung higaan mo, pero hindi gumagalaw, wala yung alama o yung sign na ikaw ay natulog dun. No, yung bakas, kumbaga, di ba tayo, kapag yung dayami, halimbawa, o kaya yung kutsyon, malalaman mo kung may natulog o wala, di ba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yung kanilang mga higaan parang hindi tinutulugan kasi sila ay nagtatahajud gabi-gabi. Ito yung sabi sa hadith na ito, ang demonyo, bawat tali sa ating ulo, tatlong tali ang meron. Sinasabi niya, matulog ka ng mahaba. At mayroong hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idastayqad, ang isang tao kapag siya ay nagising, tandaan natin ito, napakahalaga, nagising, fadakarallah, inalala si Allah, alhamdulillah ladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Kapag binanggit niya yung hadith na ito, inhallatil uqda, ibig sabihin, matatanggal yung isang tali. Ilan tali na lang natitira? Dalawa. Kapag nagudo siya, nagudo. Inhallatil uqda. Natanggal na yung pangalawang tali. At kapag nagsala siya ng salatul fajr sa jamaa, at yung babae naman sa tamang oras nagsala, inhallatil uqda. Tanggal na yung tatlong tali. Nakapagsala siya ng salatul fajr sa tamang oras. At sabi sa hadith, faasbaha nashitan tayibun nafs. Siya ay dinatnan ng umaga na masigla. Okay? Masigla, tayib. Maganda yung araw niya. Maganda yung mood niya sa umaga. Kasi nakapagsala siya ng salatul fajr. Mga kapatid, tandaan nyo to. Di ba kahit isang oras lamang itulog mo, tapos nagsala ka ng salatul fajr. Pero may kondisyon nito ha, yung tinutukoy na sala rito. Yung pagsasala na yung puso mo is nasa sala. Kapag nagtakbir, alam mo yung kahulugan ng takbir. Allahu Akbar. Tapos mataimtim mo yung pagdarasal mo. Kahit isang oras lamang ang tulog mo sa gabi, sa umaga kahit magdamag ka magtrabaho, wala, hindi ka nakaramdam ng pagod. Kasi sa umaga, nagdikir ka, nagwudu ka, nagsala ka ng fajar sa jamaa. At kapag hindi ka naman nakapagdikir, late ka nagsala, sumikat na yung araw, doon ka lamang nagsala, ano yung mangyari sa'yo? Wa illa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sarili, khabith, tamad. No, mas pangit yung sarili, pangit yung pakaramdam niya. Kahit mahaba pa yung tulog niya, kahit 7 hours na tulog, pero late na yung nagsala ng salatul fajr, pangit pa rin yung pakiramdam niya. Napakasama. Siguro alam natin yan, yung mga nagsasala ng salatul fajr, pero may kondisyon yun ha, ang puso mo is nasa sala, magaan para sa'yo, mashallah. Tuwing umaga, gusto mo kaagad mag-basketball. Kaya nga may mga kapatiran tayo, di ba, kahit nagpagod sa gabi, tapos nagsala, masigla. Eh, laro ulit tayo. May mga ganun. Yung iba, di ba? Baro rin, dry na. Di ba, yung mga ganyan. Pero yung taong di nagsasala ng salatul fajr, wal iyadu billah, katangian, meron silang katangian ng mga munafik. Kasi yung mga munafik, sinasabi sa bilang Quran, hindi nila itinatayo ang pagdarasal illa wahum kusala. Maliban na lamang sila yung mga tamad. Wala yadkuruna Allah illa kalil. At hindi nila inaalala si Allah maliban na lamang nakakaunti. Ang munafik, mga kapatid, tamad magsala ng salatul fajr at salatul isya. Isa sa mga tandaan nila, laging late sa salatul fajr at sa salatul isya. Yung mga ipokrito o mapagkunwari. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa, mapangalagaan niya tayo at ibilin niya tayo sa mga tao nagsasagawa ng salatul fajr. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready na ba yung loamy, bro? Ano? Ha, inshallah. Alhamdulillah. Si Brother Yusuf, ito po yung mga mashallah kapatiran natin na balik Islam. Dito sila, yan. Ito yung bisita natin, Ustad Isa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kasama si Abdurrahman. Abdurrahman. Salam ka. Isa, ano yung masasabi mo sa mga kapatiran natin balik Islam dito sa mashallah sa Buraida? Ito po yung kapatid natin, para sa kalaman ng lahat, siya yung anak ni Sheikh Noah Caparino. No? Na nabalitaan niyo yun? Kilala ni Sheikh Noah Caparino, di ba? Hanggang ngayon, yung mga video niya is tuloy-tuloy pa rin. Ito yung inshallah susunod sa kanyang ama, inshallah. Ustad, ano yung mapapayo mo naman sa mga kapatiran natin balik Islam dito? Lakasan mo lang yung boss mo. Boss mo. Ano sabi natin sa mga kapatiran? Balik Islam dito.
Mapapayo mo sa kanila. Alhamdulillah, yung kapatiran dito, alhamdulillah, nakikita ko. Magandang katangian ninyo, yung uhaw kayo sa pakikinig ng kaalaman ng Diyos. Kasi minsan nakikita natin sa isang jamaa, yung mga jamaa doon, pagkatapos ng laro, kanya-kanyang alisan. Pero kayo, nakikita ko dito, alhamdulillah, wallahi, uhaw kayo sa kaalaman. Alhamdulillah. Pakikinig, focus kayo sa pakikinig, alhamdulillah. Naglaro tayo isang dalawang beses, tatlong beses, pero pagdating dito, aktibo pa rin kayo, mashallah. Tandaan, tandaan ng kabutihan yun. Tandaan ng kabutihan, ang inyong mga puso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ito yung alhamdulillah, mga kapatiran natin na si, yung announcer natin lang, hindi nagbabasketball eh, announcer lang eh. Brother Isa. Ha? Pa-pause. Na-pause siya? Ano na? Asya Allah. Siyempre, hindi natin pagbibigyan yung ano yung kapatid natin tausog. Abdurrahman, assalamualaikum. Hindi na kalusot. Hindi. Papayo aron. Hindi, hindi, hindi. Yung mga kapatid natin balik Islam. Stud! Ayan, si Adam na lang, Adam. Hindi, Adam. Pinagalit ang anangan ni Sheikh noong kanina. Kailangan Sheikh, Abu Asim. Shrike, Adam. Ada. Ata, Abu Asim. Yalla. Salam alaikum. Salim ala, andi na hudud. Salam alaikum, salam alaikum. Shuf, shuf, nasiha. Wala, yung mga kapatid natin, Ustad, may yain eh. Dito na tayo sa estudyante, si Isa. Isa. Ikaw na lang magpahis sa kapa mga estudyante. Habang nagsisimula tayo si Brother Yusuf. Magsasandok sana ko, Ustad. Ha? Hindi, diyan ka na lang muna. Inshallah. Etong kapatid natin, alhamdulillah, si Brother Isa, manalo. No, laging panalo yan, hindi natalo. Ano yung mapapayo mo sa mga kapatiran natin na nanonood? Alhamdulillah. At sa mga kasama natin dito. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sige lang. Alhamdulillah. Ipapayo ko lang po sa kapatiran. Alhamdulillah. Katulad po ng aking napapansin sa inyo, nabibigyan natin ng oras yung kumbaga yung kapatiran sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball. Subalit hindi natin nalilimutan yung pag-iibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin nalilimutan ang mga gawain na pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya, aking payo sa aking sarili, una, at sa inyo, mga mahal na kapatid sa Pananampalataya Islam, gumawa man tayo ng mga bagay na pansarili o makamundong bagay, huwag na huwag natin iiwan ang ibadah sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbaga, laging balanse o mas mainam na palaging mas marami ang pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula ko, Asad, saray ko. Masha'Allah. At inshallah, si ano, oh, hindi lang. Ito po yung mga kapatiran natin, naghahanda po ng ano, nang makakain. After namin mag-basketball, hindi namin nahayaan na maglilisan-lisan o maghihiwalay-hiwalay kami na walang natututo. Si Sheikh bin Baz, rahimahullah, Sheikh bin Baz, ano po, ang ginagawa niya, kapag sila nagtitipon-tipon, meron siyang papabasahin ng isang estudyante ng isang talata sa Quran. Ano man talata? After niyang basahin yung talata na yun, bibigyan niya ng tafsir. Nang sa ganun, yung kanilang pagpupulong-pulong, yung kanilang pagsasama-sama, hindi mawalang saysay. Ganito yung ginagawa ng mga scholar natin. At ngayon naman, inshallah, si Ustad Tol. Si Ustad, ay, Abdurrahman pala. Si Ustad Abdurrahman, inshallah, magbibigay sa atin ng paalala. Ustad, fight, fight! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una sa lahat ako ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at nabigyan ng pagkakataon na kapagbahagi ng kahit kakaunting kaalaman sa ating pananampalataya. So ito ay bilang paalala sa atin na magkaroon tayo ng katatagan, maging matibay sa ating pananampalataya dahil ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi at nagpaalam sa atin bilang mga mananampalataya, hindi mawawala sa atin ang pagsubok sa ating buhay. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun. Iniisip ba ng mga tao pagkatapos na sila ay magsabi na sila ay mga mananampalataya na hindi na sila
hindi na sila magkakaroon ng pagsubok. So mga kapatid, sa pananampalatang Islam, asahan natin na sa buhay ng bawat isa sa atin, mayroong pagsubok sa atin. At ang kailangan natin dito ay ang katatagan, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating gawing dahilan ang mga problema, mga pagsubok na yan, para tayo panghinaan sa ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay kabilang sa tinatawag nating pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang dumarating ng mga pagsubok sa atin. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha ahabba Allahu 'abdan ibtalahu fi dinihi wa dunyah." Kapag kaminahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin, susubukin niya ito sa kanyang buhay dito sa mundo at sa kanyang pananampalataya. Kaya ibig sabihin noon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagsubok sa iyong buhay, tanda na ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ipagpasalamat mo ito. So inshallah ay may natutunan tayo sa aking naibahagi kahit kaunting kaalaman lamang. At hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demna. Si Ha? Si Ustad Adam daw. Alhamdulillah mga kapatid. Ito po yung after ng basketball, may kainan, salo-salo, tapos may lecture din. Ito yung mga, mashallah, kapatiran natin. Ayan. Ito naman si Ustad Abdurrahman, inshallah, magbibigay sa atin ng paalala. Assalamualaikum, Ustad. Yung kapatid natin, Tausug, taga... Mashallah, taga ano po siya, taga Hulusulu. Ustad, ano yung gusto mong payo sa mga kapatiran natin dito, pati sa mga nanonood natin, sa mga nanonood, inshallah. Bismillah. Harap ka rito, Ustad. Harap ka rito, Ustad. Hindi. Harap ka para makita ka. Yung mga papayo ko sa kanila na ipagpatuloy yung pag-aaral, mashallah. Biyaya sila may nagtuturo sa kanila. Isang nakapag-aral ng kaalaman sa Islam. Mashallah, ipagpatuloy nila. Dahil ito ay malaking biyaya sa kanila. Yun lang. Sa mga kapatiran Tausug, ano yung gusto mong ipayo sa kanila? Magtausog ka na lang. Ganun din siya. Na magtausog ka pa. Salaksik sila ng kaalaman siya. Tausog. Manuntutil mo. Mangadji sila. Lumag sila. Guru ka pangadjan nila. Masyaallah. Sinong guru yung hanapin nila? Dapat alam nila. May kaalaman sa Islam. Nakapag-aaral. Tamang akida. Kuhanin yung akida niya. Aming mabuntulin akida. Nakapahamin. Matkan sinakam Islam. Alhamdulillah. Saram to Allah. Mayain eh. Ustad Nurjan, ikaw na lang. Ano yung mapapay mo, Ustad? Mabilao ka daw. Magsalita ka, Ustad, ng language mo muna. Pakilala ka. Anong salita yun, Ustad? Anong salita yun? Salita ka na Diyo po yun. Okay, magkasala kung bakit parang nag-i-inchip po tayo. Okay, so, pangalawa, ang makapayin ko sa kapatiran, huwag kayong tawag dito, mag-iitamad sa pag-aral. No? Iwasan nyo yung kasal, ang mga kapla, tungkol sa mga pag-aaral na yun. Kaya kabilang sa mga daan, no, upang hindi natin matutunan ang ating pag-aaral. So, maging matibay lang. Allahu Akbar. Sa pamamagitan ng pagkain, siyempre, para maging matibay. Kaya kaya naman natin. Ito naman, yung bagong Hajj. Hajji, salamu alaikum, Hajji. Masha'Allah. Ustad, ano yung pakiramdam after mag-Hajj? Summarize lamang, 1 minute, habang kumakain ka. Alhamdulillah. Masaya sa pakiramdam. Medyo nagbago na. Medyo na. Palikulik ay. Masha'Allah. Tanda, hindi bro, tandaan na Hajj mabrur, inshallah. Dahil isa sa mga tanda na Hajj mabrur, halimbawa, ikaw ay mula sa mabuti, napunta ka sa mas mabuti pa. At mula sa kasamaan, tungo sa kabutihan. Inshallah, alhamdulillah. Kaya masaya kayo para sa Ibro Omar, inshallah. Sa susunod naman, ito yung mga kapatid natin balik Islam. Mga pag-Hajj, inshallah, yan, mga yan. Kasama yung kapatid natin, yan, si Nurjan, ito.
Inshallah, pagduan niyo po sila mga pag-hajj at sa lahat ng nanonood. Yung mga yan. Ito, napag-hajj na ito eh, si Haji Isa. No, Haji na yan. Pati, ano, mga pag-asawa na yung binata. Ah, yung mga pag-asawa yung mga binata. Ito, si, ito, binata, isa. Ito, dalawa. Ay, hindi, may asawa na pala si Ray. At si Brother Yusuf, may asawa na yan. Sino dyan? Wala pa yata no. Eh. Alhamdulillah. Yan po si Ustad Adam, mashallah.